my Savior, with my hands upon the plow. Keep your hand on the gospel plow. The shining goal is waiting now. Is waiting now. Keep pressing on. Don't look back now. Keep your hand on the gospel plow. Amen for that wonderful song. And now we are on to our testimonies of supplication. Testimonies for supplication, and we will call Kuya Carlo Pagunsan first, and then next is Sister Lizelle Piamonte. I actually wrote down my testimony because, you know, if you just, people who know me know that if you just push me the button to talk, okay, a long time, 2 hours. yeah. So, yeah, I wrote it down so I will not actually miss what I wanted actually to share. So I'll just go straight to the point because, you know, as ambassadors, one thing I discovered in interacting with people is actually the shorter the testimony you prepare, the more prayer you should have. The shorter the testimony, the more prayer you should have. Because you might be sitting beside a person's a jeep. You might, for me, example, I'm a med tech right now, 4th year med tech student. You know, I'm not sure how the patient would feel that I'm giving my testimony while the needle is there. But but then again, some interactions can be that short. So I realized that the shorter the testimony, the more prayer we need to have. Because in that short period of time, we have the mission to share Jesus. So yeah, I hope that this will be a short testimony. But anyway, regarding going straight to the point about the answer of prayer, there's one particular thing that actually, let's say this week lang na-unlock for me. And then sabi ko, Lord, why now of all times 4th year med tech student ako? I'm currently a 4th year medtech intern or MLS intern. 2 minutes na lang, okay. And choices will have to be made after my course. I have, you know, in medtech you can have choice. You can proceed to medicine, you can practice medtech or whatever, you know, course you need to take. And when Pastor Ron spoke about the spiritual gifts, the gifts and the talents that we have to be used, it made me actually ask serious questions to myself. So this week of prayer was sent by God to aid me in the next decisions I would make, especially sa spiritual gifts na, the spiritual gifts part of the week of prayer. Okay. So, and I pray that my gifts will be maximized for the Lord in the choices I make.
maximized. So when Pastor Ron mentioned about him being tired at night, but at the end he's content and happy, I started to think about the type of work I'll do that will maximize my gifts and would lead me to contentment rather than burnout or fear for the next day. Because for me as a person, I'm used to being thrown just anywhere because people think I can do anything. Like, okay, you do this and you do that and you do everything. And sometimes when they see that the result is okay, you do it again. But inside my mind, I'm saying, oh no, I don't want to do that again. So technically, there are some things that I do that I enjoy. There's some things that I can do but I avoid to do. But then again, I should not bury my talent if there is naman. So yun, I'm still in the process of this, making the decision, whatever would maximize my gifts. But just know that this week has been used by God to help me in this matter. But anyway, whatever decisions I would take, whatever next steps I would take, I only have one goal in mind, and it will always boil down to this one goal. And that is, I just want to be more like Jesus in whatever I do. There's no point being an ambassador if you don't have power, if you're not sent. So yun. So I hope that everyone would like maximize their gifts talaga. So for 30 seconds. So maybe some of you have not yet discovered the gift of speaking. I actually commend you for actually trying. That will not be the first time you will speak. you will be called to speak again, especially in these last days. So whatever you have, like the parable of the talents, it will never stay the same number. The one who has two, if it's used, it becomes four. The one who has five, and if it's used, it becomes 10. So let us not limit God in what He can do through us. Yeah. So I hope that everyone was blessed. Amen. Indeed, it was a blessing to be able to discover the spiritual gifts that the Lord has given us. And now let us call on Sister Lizelle Piamonte to share her testimony. Happy Sabbath, everyone. So I also wrote my script. Then here that I will going to share in this midweek prayer, the first day of week of prayer, I pray to God, Lord, I want to be your ambassador. No more, no less. I want to be your ambassador. And after that, when I went to my room, someone asked me to testify God's goodness. And I want to reject that because this is my weakness, speaking to the front of people. Yeah. And I pray that, Lord, you're so quick naman. Bakit ano? I feel that I'm not deserved to be here front of you because, yeah, this is my weakness. I always, Lord, I can serve you behind the scene. I can serve you. I can cook. I can learn to play that. But speaking to the front of people, Lord, here, Lord, no, I can't. But we know that we can choose what God's calling to us. So, yeah, God reminds me that you have prayed that you want you to be my ambassador, right? So I'm not asking your awesomeness. I'm asking your willingness to do that. Yeah. So it's make me realize that when I stand, it's not me. It's God. Yeah. I remember when I was young, I was 8 years old. I'm converted Adventist. I pray to God that, Lord, I want to be an Adventist. Lord, I want to serve you. But my parents against that. They are devoted Catholic before then. And they forbidden me to serve God in our church and Seventh-day Adventist. But God is so faithful because
me and my mother have a deal that we were going to serve God, but I need to be a top notcher in my school. My mama knew that I hate studying. That's why she challenged me that. So, yeah, I accept the challenge. I study, but oftentimes I want to quit. But when I attempt to quit, I always sing the verse found in Philippians 4, verse 13, that says, I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah, it gives me courage to pursue that. I want to serve God. And I praise God because when I graduated in junior high school, I graduated valedictorian. I'm not saying what I have done in my life because I did nothing. I'm saying how God is faithful for his servant. Yeah. So that it. I was 8 years old when I prayed that before I sleep, before I wake up in the morning. I will always, Lord, I want to be an Adventist, and I go. Yeah, it's my prayer. It's my direct prayer. And it took 8 years before God answered my prayer. And I'm so happy because here I am in the front of you that God answered my prayer. God bless. Amen. It is our desire to be willing to be sent out as ambassadors for Christ. And now we also invited Ate Angeline. She wants to share another testimony. Okay, na. Okay, let us call on sister sa Eastern daw po, representative from Eastern Hall. Someone requested for Kuya Dariel. Ay, Eastern. Ah, Kuya Adonai daw po. Let's call on Kuya Adonai to share his testimony, a short testimony. Si Politz, Kuya Politz daw po. Representative from Eastern. Amen. So, good afternoon, everyone. Happy Sabbath. Gising pa ba kayo? Anong oras na ba? Sige, uwi na tayo. Joke lang. So, ayun. Anong tawag nito? Sige. I just want to share my experience before I entered AUP this sem. So, yung reflection ko this week of prayer, ambassadors. Siguro, pwede bang yung share ko na lang siguro kanina din sa praise. Gusto ko din sana mag-share kaso wala talaga, mahihain talaga ako. So, so ayun, back then, last sem, I was not enrolled. Sorry. Hindi po ako enrolled last sem. And what I did is, I worked as a personal driver. And then during that time, since pandemic pala, every time na may week of prayer dito sa loob, I was longing to enter the AUP every time na merong spiritual emphasis. And
Siyempre, gusto ko rin talaga kasing umawit kasama yung Psalms. And yung East Voices, dito ko lang sila din nakasama nung nasa Eastern na ako. Pero since I missed singing with my friends there, bro, na-miss ko kayo talaga. And yun, being ambassador, yun talaga yung na-miss ko talaga na kumanta para sa Panginoon. Kasi pag nasa labas ako, hindi talaga ako masyadong nakaka-awit. Although sa church namin, nagsasawa na yung mga ka-churchmate ko kasi ako na lang talaga yung laging nag-aawit doon. Isang active din naman tayong kabataan sa labas. And iba yung ambience pag andito ka sa PIC, singing with your friends, and you know, listening to very timely message for us as youth, and to prepare us for the work that God has entrusted unto us. So, I'm really blessed na nakapasok ako this sem sa AUP. Kasi, medyo tumatagal na tayo sa AUP. So, ano pa lang naman ako, 8 years pa lang ako dito sa AUP. So and then, I'm praying na gusto ko pa rin mag-join ng mga spiritual emphasis, pero ipinagpe-pray ko na sana isang week of prayer na lang yung maatinan ko bilang estudyante. And makaka-join ako sa susunod na mga week of prayer, pero sana graduate na tayo nun. By God's grace. And I encourage everyone na katulad ng sinabi ni Pastor Ron, na talagang i-search natin kung ano yung spiritual gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon, so that we can serve Him wholeheartedly and in any possible way na makapag-share tayo ng words or any talents or spiritual gift na pwede natin i-share din sa iba, and at the same time, we can glorify the name of our Lord Jesus Christ. So, yun lang po, and happy Sabbath, everyone. Sound check. Magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po. Hindi niyo marinig. Magandang hapon po. Okay, so happy Sabbath po sa lahat. Okay, pagsabihin ko po na God is good, sabihin niyo po na Jesus is coming. Then pagsabihin ko Jesus is coming, sabihin niyo na tell the world. Okay. God is good. Jesus is coming. Jesus is coming! Yan. Okay. So, natutunan ko po yan when I was in Mountain View College last 2017, kung hindi ako nagkakamali. Okay. So yun nga, nawala na po ang mic. Ay, ito. Subject. Ito na lang. Meron na. Okay, ito na lang. Okay. So, about po sa, very short lang po ito sa sir, no? Okay, 3 minutes lang po. Sige, meron na lang akong 2 minutes. Okay. So, may foreigner po ba dito? Okay lang po ba mag-Tagalog po ako? Ma'am, paki-translate na lang po. Kasi baka hindi tayo matapos pag mag-English ako dito. Okay. So, about po sa... Ano ba po? Supplication? Answered prayer. Okay. So, since nakita niyo po ako, kasi sabi na natin na personal, parang... Sabi, yeah. Personal talaga to kasi... Kasi I experienced this Monday night when I was singing here a Phil song. Actually, last time nung week of prayer is hindi ako nakakanta dahil nandun kami sa Kalamba kasi na-positive kami sa COVID. So, hindi ako nabigyan ng part. Actually, meron pero medyo tinanggihan ko kasi because we are there over there. Okay, so... okay. Pasensya na ako sa English ko ha, kasi parang putol-putol. Okay. So, masabi ko po siya na answers prayer talaga kasi po, nung time na yun, we are singing here Monday night, East Voices. Then, kasama po ako dun,
Ang part ko po doon is nagtitinor po ako doon. At saka pag sabihin natin tenor, hindi po yun yung pinakamababa na boses. Kundi yun po yung mataas. May mataas pa doon pero pag sabihin natin tenor, mataas talaga yun. Okay. Pagkatapos noon talaga, actually hindi ko memorize yung lyrics sa totoo lang. Oh, kasi mahina ako sa memorization eh. Pero memorize ko yung ending. Tapos, nung kumanta po ako sa special song, pagkatapos ng kanta namin sa special song, pero before kami kumanta sa special song, hindi talaga ako mapakali. Pero before nung araw na yon, linggo pa ng gabi, hindi na ako makatulog kasi hindi ko memorize yung lyrics kasi siyempre ako yung pinakauna ng gabi. Mayroong pinakauna ng umaga pero sa gabi, ako yung pinakauna ng appeal song. Tapos, grabe talaga, hindi ako makatulog. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Siyempre hindi niyo alam eh, kasi wala kayo doon. Hindi ako makatulog, umiiyak talaga ako. Umiiyak ako. Hindi ako umiiyak dahil trip ko lang, kundi umiiyak ako sa Panginoon, nanghingi ako ng tulong sa Panginoon. After namin kumanta ng special song, sobrang paos na paos talaga ako. As in, paos talaga. O, yung sabi ng kasama ko, parang hindi na yan yung boses mo ah. Kasi yung boses ko maliit, so meron na 27 seconds. Yung boses ko maliit, after ng special song, sobrang liit na talaga. Hindi na halos makapag-ano. So pumunta ako dun sa likod. Pray ako ng pray. Panginoon, ikaw na bahala. Hindi na ako nagsasalita. Isip ko na lang, iniyak ko na lang. Tapos dumating nung time na yun na ako na. Ako na talaga, appeal song. Ako na talaga. Kasi ang appeal song, hindi basta-basta. If I'm going to sing appeal song, mas komportable ako na iiyak ko na lang. Kasi i-feel ko yung music talaga, yung lyrics ng song. Ang importante kasi dito, i-feel mo yung lyrics ng song. Yung message ng song. Hindi lang sa tuno, kundi yung lyrics talaga ng song. Yun yung power. Nagulat ako kasi, sa totoo lang ha, nagulat ako kasi hindi ganun yung pag-practice ko. Hindi ganun. Totoo po talaga. Hindi ganun yung hindi magkagandahan mo yung boses ko, pero nagulat talaga ako kasi bakit ganun? Actually, piyok na piyok talaga ako. Tapos, na-realize ko, grabe, ang Panginoon, hindi ko yung boses. Ginamit lang ako ng Panginoon, hindi ko yung boses. Then, I realize, kapag ikaw ay hihingi ng tulong sa Panginoon, na galing sa puso, at kung gusto mo, Iyakan mo. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Totoo yan. Naano ko talaga yan na eyewitness. Yeah, eyewitness. So, yun lang po ang masasabi ko. Answers prayer. Power, God. Very, very powerful talaga ang Panginoon. Panginoon na ang bahala. Basta, Panginoon na ang bahala sa buhay ko. Bago pa lang ako dito sa UP, 3 years pa lang ako dito. Pero, gusto kong maging 8 years, 9 years. Kasi hindi naman ako nagmamadali eh. Sure. Pero, gusto ko rin matapos ng maaga. Ay, gusto ko rin makatapos ng medyo maaga. Pero, bakit iba na yung topic? Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa opportunity. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang Panginoon po ay buhay. Buhay ang Panginoon. Buhay po ang Panginoon natin. So yun lang po. Magandang hapon po sa lahat at happy Sabbath.
Meron ba po? Ay, sige. Siya muna. The next si... Sino? Si Kuya yun. Si Kuya. Tapos, last na muna siguro si Brother James. So, 1, 2, 3. Happy Sabbath po sa ating lahat. Siguro sa aking experience po, sa aking kwento po, meron pong comedy at saka drama. Kaya ang pangalan ko po ay Shine Shine po dahil kasi yung aking magulang po ay mayroong pagka-konti na pagka-something. Kasi ginawa niya akong babae po na simula elementary, grade 1 hanggang grade 6. Alam niyo po, una sabi ko, wow, na ano yung parang nakapalda po ako na hanggang grade 1 hanggang grade 6. Nakapalda po ako na yun. Tapos pinagtitinginan po ako ng aking mga classmate, tapos ng mga tao na sa paligid ko. Tapos parang gusto ko ng ano yung buwakasin ng aking sarili o magpakamatay dahil kasi ay nang naano ko sa akin dahil parang ano parang natakot ako palagi na lang na ganoon parang na-trauma na parang bang nahihirapan ako kung palagi sa sitwasyon na yon kaya pag klase doon ako palagi sa ano sa likod tapos pag-uwi ano diretso din ako nakikipag ano parang makikipag close parang kasi alam ko na yung ano nila sa akin na parang kinukutya nila ako kasi parang ano yung stand ko para ano pan lalaki kilos ko pero babae yung suot ko kasi alam magawa ay nung na kinamulatan ko nung bata pa. Tapos ayun, sinabi ko sa akin teacher na ma'am, pwede po ba ako na magpantalo na lang po na nung pagkatap ng grade high school na po na grade 7 hanggang mag grade 10 hanggang 12. Tapos ayun, simula noon, kumbaga parang nawala na. Kasi sa parang ngayon, parang naano ako kung binabalikan ko dati yung naranasan ko dati na mag-make up, magpapaganda. Na pero totoo po yun kasi parang ang sarap balikan ng nakaraan ko pero nalulungkot ako kasi naranasan ko 'yon. Ang hirap talaga na nasa sitwasyon na 'yon. Pero ngayon, salamat at napunta ako dito sa UP. Siguro kung hindi ako napunta dito, ewan ko lang ang buhay ko. Baka meron akong baka siguro nagdodroga o ganun, something ganun. Salamat at akala ko yung pagdating ko dito siguro ano kaya yung pagpasok ko dito baka yung mga tao baka anina ko laitin katulad nung nasa labas na parang at salamat na meron akong nakilala dito at meron nagbigay sa akin ng mga pagkain, mga damit, anong pangangailangan ko ay marami nagbigay sa akin at salamat sa Panginoon na meron siyang ginamit na katulad na aking tita na ipinalo yung Seventh-day Adventist na ano yon tinuruan niya ako na manalangin at mag-worship ng umaga at gabi kasi dati di ako marunong mag-worship Katolik kasi ako at praise God na niyan ako na may ginamit ng Panginoon na upang kanyang anak na naliligaw na landas na ibinalik niya. At salamat na okay na. thank you. Good afternoon, everyone. Happy Sabbath! Pwede po ba mag-Tagalog? Sa mga kapatid,
Ako po ay nagagalak sapagkat ako'y binigyan ng pagkakataon upang... Malakas ang boses. Hello, hello. Sa mga batid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan ako ng pagkakataon upang magbahagi or i-share yung aking naranasan at kung ano ang aking natutunan. Ang natutunan ko po ay, if we are a good ambassador, we are not based on the world view, but we base on the world view. It is the word of God. Sometimes, brother and sister, if we want to be a good ambassador, minsan mga patid ay nare-reject natin siya. Kaya minsan na-realize ko ay kahit kinukuha ko ay kurso, ay theology, nakikita ba sa akin yung pagiging isang theology? Minsan mga patid, napakahirap, alam nyo, napakahirap yung maging isang mabuting ambassador at tagasunod ni Kristo. At ang mahirap yung magsalita sa unahan. Bakit mga batid? Nakikita ba yung sinasalita mo at ipinapangaral mo sa iyong pagkatao? Kaya mga batid, ang aking tutunan doon, kung tayo ay tagasunod o mabuting tagasunod ni Kristo, ay dapat natin itong makita. Makita ito sa ating pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Alam niyo mga atid, sabi nga doon, ang taong tagasunod ni Kristo ay dapat makita sa kanyang pagkatao. Hindi dapat nakabase sa nararamdaman. Kasi kung nakabase tayo sa nararamdaman natin, halimbawa mga kapatid, nakabase tayo sa nararamdaman natin, gusto lang natin magbasa ng Biblia dahil gusto lang natin. Pero kapag nawawala yung feelings natin na magbasa, baka mga kapatid, hindi tayo naarapat na isang tagasunod ni Kristo. At yun lang po. Hello po. Kamusta po? I'm so happy po kasi isang privilege po na makapagsalita po sa inyong harap ngayon. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po pala si James Robles. Yan. Ang bagong baptized po. Kanina, kung nakita niya po. Praise Lord kasi nakalagpas po ako sa mga pagsubok na ano. Pero kahit na ganito po na Adventist na po ako, marami pa naman pong pagsubok pa rin. So, still, nandun pa rin yung faith natin sa Panginoon. Thankful ako kasi maraming nagsusupport like mga kaibigan na hindi po nila ako pinipilit. Usually, pag Adventist, hindi sila yung mag-Adventist ka, ganyan. Hindi. Kung alam mo sa sarili mo na tama yung pupuntahan mo at alam mong okay yung ganyang sitwasyon, meron tayong freedom of choice na tinatawag. Kahit isa sa atin na nagpapagpapasya. Sorry, ng Tagalog na lang ako. So, ayun nga po. Sobrang thankful ako kasi in-approach ako ni Pastor Ken na magpabaptize. Hindi na po ako nagdalawang isip na ayoko po, hindi po ako sure ganyan. Actually po, last time pa, yung di ba po dapat padating si Pastor Ted, yung parang gusto ko po talaga noon that time.
Actually po, sa side po nila ng father ko, lahat po sila Adventist. Meron po akong tito, meron po akong uncle na pastor, si Aaron Robles. Yan. Tapos parang gusto nga din po na ano, parang dumating yung araw na siya yung magbabtay sa akin. Pero siguro po ito na po yung araw ng calling ng Panginoon para sa akin na ano, na ibabtize ako. Kaya ito na po ako sa harapan nyo at patuloy na maglilingkod sa Panginoon at makikisama sa mga ano po, kasama nating kapatid. Salamat po. So for our prayer time, let this section will be supplication. We will be praying and we'll be focusing on the Holy Spirit, the Each One Reach One ministry, the vision, God's vision for Adventist Youth Program, and also for His vision here in AUP, as well as other requests. And in this prayer time, I'll be starting the prayer, and then you'll have your prayer time with your groups, and then I'll be the one to conclude the prayer. Let's all kneel po. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Dear Father, at this very moment, we are kneeling down before the throne of grace to ask, Lord, for the forgiveness of our sins. And Heavenly Father, we are praying especially for the Holy Spirit to once again fill us, fill every empty spaces in us, Lord, so that there won't be any room for selfish desires. And dear Father, we would also like to pray continually for us, Lord, for each one of us to reach one soul, to see the needs of others, Lord, especially those people in our circle. And dear Father, would also like to lift up to you and ask for your vision, for the heavenly vision upon Adventist Youth Program, and also your vision here in AUP. May you please give us heavenly eyes to see your vision and your will for us, especially in extending our united prayer to other people, Lord. And we'd also like to ask for our other requests, that may it be pleasing and may it be heard upon the throne of grace. We pray, Lord, for those who are sick and for those who are struggling spiritually, mentally, and physically, and emotionally. We pray for your comfort, Lord. May you send your Holy Spirit to be upon them. And we pray all of this, Lord, in Jesus' name.
Heavenly Father, as we have seen your faithfulness in answering all of our prayers, we are claiming, Lord, that when we ask, we shall receive it. When we seek, we shall find it. And when we knock, you will open the door. Dear Father, help us, dear Father, to be willing to say yes. Here I am, Lord, send me to every opportunities that you will be giving us. And may all the prayers of your sons and daughters be heard and be answered. This all we ask in the loving name of Jesus. Amen. Amen. So thank you very much. At this point of time, we're supposed to proceed to Thanksgiving section, but we will just